Hi everyone. So for today's video is gagawa tayo ulit ng Total at Tally Episode 3. So ngayong araw na to, ayun na namin ginawa ang Total Tally dahil sa mga update ngayon is marami nang nabago. So si Senator Bongo ay naidagdag sa ating listahan ng ating survey. At saka si Senator Bato de la Rosa is nag-backout na. At saka ang isa pa nating may dadagdag ngayon is yung Vice Presidential Candidate. Yan, yung Vice Presidential Candidate. Isasama na po natin yan. Para may twist naman tayo. Ito ang bagong twist natin. Marami din kasi nagre-request nito. So, isasama na rin po natin yan. Bali, gagawin natin ito dahil sa mga request ng ating mga viewers. At malaman din natin kung sino yung mga tandem na malakas. So, start tayo. Yung survey natin dito is from part 21 to part 26 lang. Kasi sa part 27, panibagong candidates na yun. And then, isasama na nga yung vice presidential candidate. So, ayan, dito, kasama pa rin dito si De La Rosa sa part 21 to 26. So, sinama pa rin namin siya sa ano. Para hindi naman unfair, syempre. Meron pa rin mga taga-suporta ni Bato De La Rosa na nagpili sa kanya. So, kasama pa rin siya. So, start na natin sa Alang-Alang, Leyte. So ito pala, dito kami sa province of Leyte, Alang-Alang, Haro, Carigara. Dalawang beses kami nag-survey sa Carigara, which is yung part 24 is yung sa public market nila. So sa San Miguel, Leyte, and then sa Barugo. So start na tayo sa part 21. Start tayo kay Marcos. Marcos. Nakakuha siya dito ng 29 votes. 29. Laro ba yung 29 ko? So, si Robredo, isa. Isa. Si Moreno, dalawa. Dalawa. Si Pacquiao, isa. Si Lacson, zero. So, si De La Rosa dito, isa. Isa. So, yung undecided natin dito is 5. Lima. 5 undecided. So, proceed po tayo sa part 22, which is nag-survey kami sa Haro Leyte. So, si Marcos nakakuha dito ng 42 votes. 42 votes. Ayan, pagpasensya nyo na po. Ay, 42 pala. So, yan. 42 na yan. Pali, 42 na yan. No? Akala ko, wala. Ano, black talaga. Akala ko, 41. So, 42 pala yung. Sorry. Si Robredo is dalawa. Dalawa. Ito yung 2. Si Moreno, isa. Moreno, isa. Si Pacquiao, 3. Pacquiao, 3. And si Lacson at De La Rosa, 2-0. So, yung undecided natin dito is 15. 15. Proceed po tayo sa part 23, which is sa Carigara. So, part 23 kay Marcos, nakakuha dito ng 58. Si Robredo, 2. Robredo, 2. Si Moreno, 4. 4. Si Pacquiao, 5. Pacquiao, 5. Si Lacson, 1. Lacson, 1. Si De La Rosa, itlog dito. De La Rosa, itlog.
Yung undecided natin dito is marami-rami. 28. So, 28. Maraming tao kasi dito. So, marami silang wala pang may ano, napipili. Napipili. So, proceed po tayo sa Carigara rin. Public Market. So, dito kami sa kanilang wet market. Part 24. So, ayan. Kay Marcos nakakuha dito ng 55 votes. 55. Landslide pa rin dito si Marcos. Si Robredo, isa. Isa. Si Moreno, tatlo. Moreno, tatlo. Si Pacquiao, dalawa. Pacquiao, dalawa. Si Lacson at De La Rosa, 2-0. So, yung undecided natin dito is 4. So, 4 yung undecided. So, ito yung pinaka, ano, dito yung undecided, 4 lang. Sa lahat naming na-surveyan from part 1 hanggang dito. Ito yung pinaka mababa. Ito yung pinaka mababa. Mababang undecided. So, ayan. Proceed po tayo sa San Miguel, Leyte. Part 25. Part 25, San Miguel. So, si Marcos nakakuha dito ng 42. 42. Si Robredo, isa. Robredo, isa. Si Moreno, 5. Moreno, 5. Si Pacquiao, 3. 3. Si Lacson, 1. Lacson, 1. Si De La Rosa, 0. De La Rosa, 0. So, yung undecided natin dito is 16. Dahil. So, proceed po tayo sa part 26, which is sa Barongo, Leyte po kami nag-survey. So, gagawa ko ulit ng mga list ng ating mga president at saka yung vice president. So, proceed tayo sa Barongo, Leyte. Sa Barongo, Leyte, si Marcos nakakuha dito ng 40 votes. 40. Si Robredo, 4. 4. Si Moreno, 5. 5. Si Pacquiao, 3. 3. So, si Lacson, 1. 1. Si De La Rosa, 0. De La Rosa, 0. So, yung undecided natin dito is 10. 10. So, bago tayo mag total sa kanilang mga aspirant candidates, ikaw, ano yung mga masasabi mo sa ating mga viewers? Yung masasabi ko lang po is nagpapasalamat pa rin po kami dahil kahit napakahirap, may masaya, mahirap, malungkot. Kasi minsan hindi kami nakakapag-survey kasi nasa panahon natin ngayon, nasa La Niña na tayo. Igagarap ko lang po yung opportunity ulit na magpasalamat ng paulit-ulit sa mga sumusuporta sa YouTube channel namin, sa Calgi Survey na ginagawa namin dito sa Leyte, province of Leyte. So, kahit mahirap, kahit yung panahon talaga yung bumabalakid sa amin, patuloy pa rin po kami. Hindi naman namin na ipapakita sa inyo na panahon, okay or hindi. Pero patuloy po pa rin kaming pumupunta sa mga lugar na dapat surveyhan namin na request ng mga viewers natin. Ako naman, ang masasabi ko sa ating mga viewers at saka sa ating mga taga-suporta. So, hindi po madali ang ginagawa namin kasi hindi lang yung ulan, init ng araw ang kalaban namin dito. Siyempre, ang kalaban din natin dito yung virus, yung COVID-19. So, doble ingat din,
syempre iba't ibang mga tao yung mga nakakasalamuha namin. Kaya doble ingat talaga kami. Bago kami pumasok sa dito sa pamamahay namin, nag-disinfect kami, nag-alcohol, lahat para masiguro namin na safe kami. Simula nang nag-survey kami, part 1 to hanggang ngayon, wala naman kaming mga... paano nararamdaman? Nararamdaman, wala naman. Yung mga symptoms ng COVID-19, wala naman. Wala kaming, kahit paano, syempre, meron pa rin tayong gumagabay, yes. Na always, sa araw-araw namin na pag-survey, sa biyahe, kahit paano, ito, malakas pa rin kami, at ito, lumalaban pa rin kami. At hindi lang ito para sa amin, ito ay para sa inyo, na taga-subaybay namin, at para din sa mga Pilipino na gustong malaman ang sigaw at ang pulso ng ating mga kababayang Pilipino. So, para sa inyo to. Hindi lang ito para sa amin. Para sa lahat ng mga Pilipino na kailangan na may boses sa ating susunod na uupo dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi lahat naman tayo may purpose dito sa world. So, siguro ito yung purpose namin na gawin kaming instrumento para may bahagi sa inyo ang mga totoo at walang, kumbaga, walang kinikilingan na pagbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga survey na hindi galing sa ating mismong, makikita nyo sa video natin na sinisigaw kung ano yung experience nila sa mga nagdaang administrasyon. So, yun. Sa mga hindi pa namin napupuntahan na lugar, soon, pupuntahan din namin kayo. Makakarating din kami dyan sa inyong lugar. Biro yung biyahe namin. Siyempre, ang ulan. Ang layo-layo din. Layo. Kailangan din ng oras kasi yung katawan namin. Siyempre, kailangan din namin magpahinga. Kahit pa paano. Siguro mga 100 kilometers yung mga naabot namin. Kasi umiikot talaga kami. Tapos minsan natatiming kami na gusto naming mag-vlog sa isang lugar. Timing naman na maulan. Siyempre, hindi ka makapag-survey ng mayo. Siyempre, mababasa kami. Siyempre, wala kang malino na coverage yung may ano mo. Siyempre, sa ulan. Kaya minsan, hindi kami nakapag-survey. Minsan, na-stranded na lang kami sa isang lugar. Kasi yung service namin is motor. Kaya, ayun, hirap para sa amin. Mag-proceed na tayo sa total. So Sandy said that dito, yung total niya is 78. From part 21 to part 26. So, yung kay De La Rosa... Kaya din na kayo mag-calculate. Isa lang talaga. Isa lang talaga yung nakuha ni De La Rosa. Siguro nakakapulso na dito yung mga tao na. Siguro alam na nila kung ano talaga yung talaga si De La ano Rosa. Talaga yung ano ni De La Rosa dito. Papel. So si De La Rosa dito is nakaisa lang. Si Lacson, 3. Lacson, 3. Si Pacquiao, 17. Si Moreno, 20. Si Robredo, 11. Si Marcos dito is nakakuha ng 266. So, 266? Yes. So, si Marcos nakakuha ng 266. So, siya yung nanguna. So, ilalagay natin 1. Yung pangalawa is si Moreno. Moreno. So, si Moreno naka 20. So, pangatlo si Pacquiao. Apat si Robredo. Pedro. Ang lima si Lacson.
si De La Rosa dalawa. Ay, isa hindi, lang. Si De La Rosa isa. So, pang-anis. Yung nga decided, hindi na natin i-count yun. Kasi, dami pang mangyayari. Magbabago pa yung isip ng mga undecided. Siguro sa ngayon, undecided sila dahil malayo pa. Yun ang mga kalimitang rason ng mga sinusurvey namin dahil malayo pa naman. So, ayan. Sumisis na yung mag-outro. So, ayan yung ano, total tally natin from part 21 to part 26. So, we hope na sa susunod namin mga kalisurvey is patuloy po pa rin kayong tumangkilik at sumuporta sa kada survey na aming hina-upload sa YouTube. And siguro malaking tulong na rin po kung isi-share nyo po sa spread the love para malaman ng mga Pilipino kababayan natin kung sino ba talaga yung pulso ng ating mga mamamayang Pilipino. So, ayun. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel namin. And huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod naming mga Kalyes survey. So, God bless us all po. Maraming salamat.